Bueno. Ginuraan, deserve. Grabe yung twist na to, no? So, malalaman na ngayon ni Salvi na may revenge plot pala si Ibarra sa kanya or si Simon. And ang mangyari nito is maunahan niya si Simon for sure kung hindi makukuha yung libro kay Salvi ng maaga. Grabe, nakaka... Ito yung parang, di ba marami sa atin nakabasa na ng libro? Ito yung parang magiging excitement factor sa kanila kasi hindi na nila ngayon alam ang tunay na mangyayari sa dulo. Kasi gawa ng twist na to. Napakatalino ng mga writers. Lagot na. Alam na ni Salvi na si Simeon or Simon at Ibarra ay isang tao. Tatlong taon na ang lumilipas. Nasaan ka na, Binibini? Ako ba'y babalikan pa ba? Matuloy ang halimot mo na. Huwag kang gagawa ng maling kilos. Pakita ang isito lang! Nawala lang ako saglit, kaibigan. Ngunit gumawa ka na naman ng gulo. Ang agnos na niregala ko sa iyo, bakit hindi ito ang inyong sinanlap? Hindi ba't handog to ng isang mabuting babae? Sa isang lalaking may ketong, isang tanda ng mabuting puso na hindi matutumbasan. Na siyang hinandog ko naman sa iyo bilang tanda ng aking pusong nagmamahal sa iyo. Ang monasteryo de Santa Clara? Ang sabi sa nobela, nandito raw si... Maria Clara! Huwag kang mawawala ng pag-asa! Your leading man is coming back for you! He is not dead, Maria Clara! He is alive and he is back! Pinalayas ko po ang Binibini naghahanap sa inyo kanina. At ano daw ang pangalan ng babaeng yun? Binibini Clay. Nagtataka lamang ako. At anong kailangan ng isang mang-aalahas na kagaya mo? Nagkakaroon ng intensyon na dumalaw sa monasteryo. Kuriosidad ang natulak sa akin upang siya ay bisitahin. Ngunit hindi naman ako pinapasok ng madre kung kaya't hindi ko na pinilit pa. Sino nga ulit itong babaeng kababayan ko na hinuli ng Guardia Civil? Pinsan daw niya si Maria Clara de los Santos y Alba. Sino itong pinsan niya na ito? Siya rin si Binibini Clay. May maitutulong po ba ako sa inyo, Senyor? Senyor Ibarra. Ikaw ang may hawak ng aking lihim na pagkatao. Isang lihim na hindi maaaring malaman ng kahit na sino. Huwag ko kayong mag-alala, Senyor. Itatago ko ang inyong lihim hanggang nais ninyo. Dumating na ang oras ng ating paghihiganti. Magkatulong nating pagpaplanuhan kung paano sila papabagsakin at palalayasin dito sa Las Islas Filipinas. Ihandaan nyo na ang inyong mga armas. Sasagipin natin ang babaeng pinaka matagal ko nang hinihintay. Kaya ako na pa rito dahil sa isang babaeng nasa pamamalaga ng ilong korsel. Higit rin kayo magtataka sa iba pang laman ng kanyang ekipahe. El filibusterismo. Kaya interesante. Anong klase itong librong ito? At bakit niya alam ang eksaktos momentos sa Baportabo? Kasapi mo ba si Rizal sa pangkat ng inyong mga bruha? Magpakilala ka! Satanas ka! Bumuhay! Sa katawang lupa na ito! Kahindik-hindik, padre. May hindi mo lang tumatangis o nagmamakaawa ang muher. Tila sinasapian ng Diablo itong muher na ito. Noon pa man, Binibining Clay, ikaw na ay tinik sa aming lahat. Ikaw ang tinik sa kwentong to. Dahil sa lahat ng mga kahayupang ginawa mo sa mga kaibigan ko at sa mga Pilipino rito, ikaw ang Diablo, Padre. Ang sigaw naming lahat noon ay dinggin ng aming mga hinaing. Pero ano? Tinakpan ng mga kasinungaling. At pananakot niyo ang tenga ng gobyerno at ng mga tao rito. Kaya asa ka pang iiyak ang kita. Asa ka pang magmamakaawa ako sa'yo. Bueno. Ginuraan, deserve. Matitikman mo ang galit ng iyong kaaway. Huwag ang pinakamamahal ko! Huwag!
baka masaktan si Binibining Clay. Padre, kailangan natin umalis ito. Bumalik na ako kayo sa inyong kaluway. Ano pong tinatayo-tayo mo? Sumakay ka na. Rapido! Rapido! Kasama mo, Mohair! Ayoko katabi yan! Rapido! Munti ka na tayo dun, ha? Maputi pa siguro. Umalis na tayo dito. Hernando, batid ko kung saan bayan nila dadalhin si Binibining Clay. At ka na! Naliwanagan! Bihira. Iniwan na naman ako. Kaya bakit ko isasanglang isang bagay na tanda ng lalaking aking minamahal? Sinta. Lalo ko lang mahihirapan kung laging ako ang iniisip mo. Isang lamo na ito para hindi ka na mahirapan, para sa ikabubuti mo. Hayaan mo na lamang ako, Basilio, na mabayaran ko ang aking mga utang sa nais ko. Kakayanin ko naman ang lahat. Ako'y nangangako sa'yo, Sinta. Nagagawa ako ng paraan para matubos ang iyong pag-uutang. At gagawin ko ang lahat para magsama-sama muli kayo ng pamilya mo dito sa tahanang ito. At hindi na ako papayag na magtagal pa muli ang pagdurusan ninyo ni Mang Tales. Tumupad ang anak ko sa kasunduan, gaano man ito kahirap. Bakit hindi nyo ginawa ang bahagi ninyo? Wala kayong isang salita. Dahil batid kong hindi lang yun ang kaya nyo bigay sa amin. Wala lang kayong mahihita sa akin. Inubos na ng korte at ng korporasyon ang lahat ng meron ako. Sinungaling ka dating kabesa. Pablito! Naligaw kaya ata ng kuta, Elias. Hindi ko na ba maaaring madalaw ang dati kong kasama sa pangkat? Dating pangkat? Nang mula nung pinamunuan mo, may marami na ipinagbabawal? Yung pangkat na hindi nagmamalabis at ipinaglalabang lamang kung ano ang tama. Ano bang nangyayari sa'yo, Pablito? Tila ay nabubulag ka na sa galit at kapangyarihan. Pati ang kapo mong api ay inaapi mo na rin. Hindi pa nga alipin ang paghihin ng kakarampot na tulong, Elias. O pagpiga sa isang pobreng tinuyo ang pag-asa na maagahamang mananakop. Nawalay kayo ni Lucia sa inyong mga magulang dahil sa kademonyohan ng mga parayli. Sana'y maisip mo ring nangungulila sa kanya ngayon ang kanyang mga mahal sa buhay. Palayain mo na siya ngayon, Pablito. At ituon mo ang iyong mga mata sa tunay na kalaban. Alam nyo, importante itong scene na to para sa akin, sa mga Pilipino. Kasi marami sa atin ang, sa maling tao tayo, sa maling tao natin binabaling yung parang panggigipit, kalimitan, mga kapwa natin Pilipino pa, or yung mga kapuspalad pa. So, mali. So, kailangan natin matuto sa mga eksena kagaya nito, and na-appreciate ko na na-highlight to dito sa kwento. And grabe, basta kudos talaga sa writers and even kayo sa Rizal, napakaganda. Nobales, Maranada! Sila lang sa dinami-dami ng reklamo at akusasyones bukod sa pagnanakaw. Dalawang bandido lamang ang inyo na nahuli. Ay, que patetico eres, Santiago. Ala! Llevadlos adentro! At ikaw, ano yun na problema?
Pinapatanong lang po ni Doña Victorina kung may bago po kayong impormasyon tungkol sa nawawala niya pong esposo. Ito ang sabihin mo sa impertinente mong amo. Huwag na niyang hanapin ang mga taong ayaw magpahanap sa kanya eh. Sige na. Kung ako ay Doña Victorina, ay hindi na ako aasa pang masaklolohan ng isang Alvarez na tila hindi na raw tumaas ang ranggot na bulok na sa bayang ito. Yes, di hombre? Nada, senyor. Nada. Ito ho. Pinabibigay ni Padre Florentino at napansin niyang wala pa raw parol na nakasabit dito ngayong Disyembre na. Gracias. Hediha! Parang nakipagtunggali ang ating reverencia sa manalagad ng Diablo. Sa mga katilisan, Senyor Alvarez, maaaring kasamaan sila ng mga alagad ng Diablong nahuli namin. Ay, karamba! Ang babaeng estranghera. Hinding-hindi kita malilimutan, Binibining Client. Ang estrangherang yumanig sa bayan ng San Diego. Ang suwail na nagpatakas sa mga filibustero. Ngunit paano? Pambihira, natatandaan ko ang babaeng ito. Dekada na ang lumipas. Ngunit, hindi man lang siya tumanda. Ano ang ginagamit mo sa iyo na mukha at hindi ka tumatanda? Eh, kung ano man yan, tiyak magugustuhan niya ni Consolacion. Pwede ba? Oy, hindi matatablan yung asawa mo niyan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawang pang-api ng asawa mo kay Ate Sisa. Sisa? Ano maya pang ina ni Basilio? Huwag mo kong pinagtataasan ng boses, India! Ikulong ang tulisan na ito! Tawon niyo ako! Magbantay kayo sa labas. Kasalanan mo to eh! Pakawalan mo ako dito! Maghasik ng bilim sa San Diego? Sampu ng mga kasama mong Diablong Tolisanes? Babasahin ko itong libro na ito. At magdasal ka na hindi ito kagawa ng nasa palas. Naglalaman ng mga kaganapan na mangyayari pala. Sir, revenge plot yun? Mila, ika'y nakatakot. Ngayon pa lang, magdasal ka na sa iyong sinasamba mo kaya. Mabalitan kita. At sisiguraduhin ko, babalik ka sa impyerno ng pinanggalingan. Grabe yung twist na to, no? So, manalaman na ngayon ni Salvi na may revenge plot pala si Ibarra sa kanya or si Simon. And ang mangyari nito is maunahan niya si Simon for sure kung hindi makukuha yung libro kay Salvi ng maaga. Grabe, nakaka... Ito yung parang, di ba marami sa atin nakabasa na ng libro? Pero hindi ako ah. Ito yung parang magiging excitement factor sa kanila kasi hindi na nila ngayon alam ang tunay na mangyayari sa dulo. Kasi gawa ng twist na to. Napakatalino ng mga writers.
Basilio, may pumuntang isang incheck dito. Nais daw niyang bilhin ang bahay. Nabalitaan na raw niya na maaring hindi na magtagal ng buhay ni Don Tiago. Sa susunod ho, sabihin ninyo na hindi pinagbebenta ang bahay na ito. Nabubuhay pa si Kapitan Tiago, pinapatay na nila. Paumanhin sa aking ibinalita kung gayon. Pasensya na ho, Alingeta. Ngunit, mabigat lamang ho ang araw na ito. Marami akong iniisip. Basilio! Sagani! Kumusta si Huli? Nabilitaan ko sa Tiani na magiging kriyada si Yani na Herman at Benchang. May lakas ka pa ba para magtungo kina Makaraig patungkol sa akademya? Mauna ka na magtungo roon. Kailangan ko pang matubos si Huli. At paano mo plano gawin yon, amigo? Kailangan ko munang mahanap si Senyor Simon para humingi ng tulong sa kanya. Tulong mula sa Cardinal Moreno? At doon ka talaga lalapit sa aroganteng iyon na tila ang init ng dugo sa mga Indio. Maaaring may impluensya nga siya para makatulong, ngunit sigurado ka bang matutulungan ka niya, Basilio? Husto na ang panghuhusga sa taong hindi mo naman kilala ng lubusan ni Sagani. At sinasabi mo bang siya ay kilala mo ng lubusan? Ay, naglilyab yata ang ulo ng mga taga San Diego. Pati sa kwartel ay nagkakagulo ang mga tao. Kapatid mo bang may isang muher na pinit ngayon? Nabanggit niya ang iyong nanay. Ano nga bang pangalan noon? Clay? Clay? Nakagawa na ako ng paraan para mailayo kayo dyan sa isang bahay ko. Talaga po? Wait, paano po ikaw bubuhay namin, ate? Basta, si Sir Ibarra nang bahala sa inyo. At pangako, hinding-hindi namin kayo papabayaan. Okay? Si Ate Clay? Tama, Clay nga. Ngunit, bakit ate ang iyong tawag? Tila kasing edad lamang natin siya. Na kontrabida ang kwento. Malalaman na niya ang tungkol kay Simon at ang mga plano niya, sir. Inahama ko pa ata si Sir Ibarra. Kasalanan ko to eh. Sa kubyerta. Ibabang kubyerta. Mga alamat. Kabesang talis. Ano ginagawa ng Indio na iyon dito? Ang Noche Buena ng isang kutsero. Basilio? Sinong Basilio? Kabanata 7. Simon. Binibini, nais kang makita na magiging doktor ng San Diego. Senyor.
Totoo, ma'am. Nagbalik ka. At tila, walang magbago sa inyong wangis. Kilala ba kita? Sino ka? Ate Clay. Ako ito. Si Basilio. Yan po ang bahay namin, senyorita. Ay, ang cute naman. Basilio, dito lang kayo, ha? Alaga mo, kapatid mo. Basilio? Sa'yo na nandito ako. Malaking bagay pala na Marites Galor ang bayang ito, ano? Basilio, matalik mo ba siyang kaibigan? Oo, Ate Clay. Isagani ang ngalan niya. Wala, Pinibini. Isagani. Nakakaloka. In the flesh ko kayong nakikita. Dahil dyan, ang dami ko sanang gustong ipaliwanag sa inyo pero wala na kasi akong oras eh. Nasa ang part na ba tayo ng libro? Ikaw, Basilio, ano na bang ganap sa'yo? Nagkita na ba kayo ni Simon sa lipingan? Paano mo nabatid yun, Ate Clay? Kita na nga kayo. Umuusad na nga ang kwento. Kanina yung libro. Ngayon naman ay kwento. Kwento ng paghihigante ni Simon. O ni Crisostomo Ibarra. Ang bihira, Ate Clay. Paano mo nabati? Nando doon ka? Sa libingan nung gabing yun? Shhh! Wala. Sa totoo lang, hindi pa rin kami nakikita. Pero ibang-iba na ang senyor mula nung una natin siyang nakilala, hindi ba? Mas ginagamit ko na ang pag-uutak mo ngayon. Para kay Ibarra na isang tonto. Pag-iisip, masapat na ang pagtulo sa kapwa at pagkakaroon ng magandang kalooban. Hindi ba't ngayon ay nais niyang pinapahirapan ng mga tao para mapilitan silang magalit at mag-aklas laban sa mga Kastila? Imbis na pag-aanin ang buhay namin mga Indio, ay kayo pa po mismo ang magiging dahilan para maghirap kaming lahat. Para mas lalo kayo maghirap. Para magpasikil. Para matuto kayong maghimagsik. Hindi na siya ang dating mapagtimpi at mabuting Ginoo. Ate Clay, ang Senyor Simon ngayon ay kakampi na ng mga Kastila. Drama niya lang yun. Ginagawa niya lang yun para may kapangyarihan siya. Kaya, di ba kinaibigan niya rin yung Kapitan General at lahat ng matataas na tao? Tunay niyang kilala mo ang Simon na yun? Sorry. Wait lang ah. Wala pa kasi tayo sa part mo. At hindi na dapat umabot doon. Ngunit Ate Clay, paano mo nabatid ang aming usapan kung hindi pa kayo nag-uusap ng senyor?
Nabasa ko. Magpapahinga lamang daw muna si Padre Irene. Ngunit, nakapagtataka na hindi tayo sinipot ni Padre Salvi. Kaya kami umuwi dito sa Laguna ay dahil may nais kaming talakayin sa inyo, Kapitan General. Kumuke, subinerensya. Como las ayudas que podemos aportar en el pueblo de Tiani, kung saan ako ang kura. Perdóneme, Kapitan General. Nariyan din ang ukol na petisyon ng mga estudyante ni Padre Irene na magtatayo ng akademya na magtuturo ng wikang Espanyol. Disculpe me, Ginoong Sekretaryo. Ngunit nahihibang ang mga kabataan na yan. Ngunit kilala ang mga kabataang namumuno, sila Isagani at Basilio. Mabubuti sila at sumusunod sa batas. Kapag sila ay natutong mag-Espanyol, tsaka nila kukontrahin ang mga batas na matagal nang nagtuwid dito sa Las Islas, Filipinas. Hindi rin natin kailangan na eskwela na yon. Lalo na tayo na mismo ang nag-aral na wika anak na Indio para maunawaan natin sila. At kapag natuto sila ng wika ninyo, ano na lamang ang kanilang susunod na hihingin? Tanggalin ang polo ay servisyo. Tributo? Monopolyo? Tapos ano? Independensya. Hindi po kaya asimilasyon muna, senyor? Asimilasyon? Ito ba talaga ang nais ninyo para sa inyong bayan? Asimilasyon? Reverentia? Senyores? Su Excelencia? El Caldenal Moreno tiene razón. Patungkol sa pag-aaral nila ng ating lingua, hindi pa nga nila batid ang ating wika, naghahangad na sila unti-unti ng pagbabago, ng revolusyon. Sa Tiani lamang, kung saan ako ay kura, hindi nababawasan ang mga bandido bagkus ay nadadagdagan pa sila. Dumadami. At pinadarakip ang kapwa nila manainyo. Gaya na lamang ng ama ng isang pobresita. Si Huli. Wala kayong dapat ikatakot, Padre Camora. Nasa atin ang mga armas. Napakadali lang putulin ng sumay ng mga Indio. Muy bien, Simon. Acertado. Nagkukay ang alahero. Manaka na kang nasisinagan ng liwanag ng ilawan ang mukha nito. Walang suot na salaming asul na nagpapabago sa anyo nito. May maitutulong po ba ako sa inyo, Senyor? Senyor Ibarra. Lagot na. Alam na ni Salvi na si Simeon or Simon at Ibarra ay isang tao. Buhay si Crisostomo. At siya si Simon. Anong ginagawa mo rito? Senyor, meron lamang po akong... Hernando, ikaw na muna ang bahala. Mag-ingat ka, kaibigan. Sigurado ka ba na hindi mo na mukha yung mga lalaki na sumalakay? Hindi po. Papunta pa lamang ako sa inyong tahanan. Mayroon akong isusunod. Good way, Padre. Sino ka? May nagulat na may kaguluhan ngayon sa kwartel. Magsabi ka na ito. Ipapadakit kita sa mga kwartya.
at isasama kita sa pupuntang ng demonyong siya na kaya. Si Crisostomo Ibarra at si Simon ba ay iisa. Fidel? Grabe no, lahat ng ano ng nangyayari ngayon, kahindik-hindik, kaabang-abang, surprising, ano pa, nakakatakot, grabe. Ang twist na to, ang pinaka malupit na nangyari sa kwento ng Nolly and Elfili. Sino mag-aakala na yung kalaban mismo ang makakabasa ng kwento at alam na niya ang mangyayari? Kakaiba yon. And once again, hands down sa mga writers, sobrang galing ng twist. And dahil dyan, abangan natin bukas and for the rest of the story ng buong teleserye na to, ang mga mangyayari dahil wala nakakaalam talaga ngayon. Sa point na to, we are all even. Yung mga nakabasa at hindi nakabasa, hindi alam ang mangyayari. Hanggang hula na lang tayo dito and yan ang nakakapa-excite sa kwento ng Elfili ngayon. So ayan guys, maraming salamat for watching this with me. And before we end, I just want to say na shoutout pala sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Meron akong listahan dito, sana updated to. So meron nagpapa-shoutout sa atin sa South Korea, si Bonloy Televisio and si Ellen Cabrera from Singapore. Meron din si Los Feliz from Los Angeles, California. And mga friends natin dyan sa Taiwan and Honolulu, Hawaii. Honolulu, Hawaii. Ayan, and Calfsworth, California. Also, Angel Morena from Taguiga. Parang naulit tong shoutouts na to. Pero anyway, shoutout sa lahat ng nanonood, mga kaibigan natin sa buong mundo, buong Pilipinas. Maraming salamat for watching this reaction. And again, see you tomorrow for another episode of Maria Clara at Ibarra. Bye!